Hi guys, magluluto tayo ngayon ng atay. Kung sino man po sa inyo na hindi nakain ng atay, magluluto po tayo. Sigurado pong magugustuhan ninyo. Yung atay ko po ay ganito lang po yung pag-cut. Ayan, ganyan po siya. Dahil ako lang po ang mag-isa dito, so nagluto ako sa sarili ko. Dahil gustong-gusto nila amo, dati ayaw nila ng atay, pero ngayon nagustuhan na nila. So ito po yung ang aking paghiwa-hiwa. So, ilagay ko po siya sa mangkok. Ayan. And then, kukuha po ako ng fresh milk. Ibabad ko po siya sa fresh milk. Ayan. Ano ko lang po siya, yan. Ibabad ko po siya ng within 15 to 20 minutes. And then, kukuha po tayo ng, habang nakababad po, kukuha tayo ng mangkok na lalagyan ng kanyang ingredients. So guys, maglalagay ako ng ingredients isang bowl. Ito po ay aking garlic powder. Optional lang po kasi konti lang po yung atay ko. So, optional lang po ang paglalagay. Ayan. And then, paprika ko. Ayan. Optional lang po ha. Ayan. Tamihan natin konti para masarap. At saka yung oregano. Ang pampabango. At pantanggal ng lansa. Ayan. At saka black. Black pepper. Ayan. At maglagay po tayo ng kaunting suka. Ayan. Pwede rin po kayo maglagay ng kalamansi. So, wala po kasi akong kalamansi. Suka lang po ang inilagay ko. Masarap pag medyo maasim. At saka yung kaunting toyo. Ayan. Tsaka, paghalu-haluin po natin. Haluin po natin ng maigi. Ayan. Para hindi po bobo yung, yung garlic powder. Tsaka yung mga kanyang ibang ingredients. So, ito na po. Naging melt na siya. At atin pong atay. Ayan. Isasalain ko po. Salain ko siya. Ayan po, nasala na siya. Wala na siya lang. Wala nang gatas. Ayan. So, ilalagay ko po siya dito. Ayan. Haluin lang po natin ng maigi. Bango. Hindi na po siya malansa kasi yung milk pala po ay pantanggal lang sa at pampalambot. So, imamarinate po natin ito ng ilang minuto. Okay lang po. Pero kung gusto nyo po imarinate ng mas matagal, mas masarap, mas maigi. Eh, kasi po, para lang po ito sa akin. Kaya, saglit ko lang po ito imaramarinate. Dahil na-marinate ko na po ito, nag-heat po ako ng kawali. Ayan. Lagay tayo ng konting mantika. Aray. Ayan. Ayan. Mainit na po siya. Ayan. At ilagay na po natin yung ating atay. Thank you.
Maglalagay po tayo ng asin. Pampalasa. At saka kaunting asukal po. At ilalagay ko po yung aking tawag na ito, sibuyas. Pwede rin po yung sibuyas na purple, pwede rin po yung sibuyas na puti. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo pong ilalagay, pwede po. Dahil konti lang po itong aking niluluto, kaya ordinaryong sibuyas lang po nilalagay ko. At naglalagay po ako ng bell pepper. Depende po sa inyo, optional din po ang paglalagay. Kung gusto niyo po maglagay ng ng vegetable, traffic light vegetables, yung sinasabi po nila na na traffic light vegetables, yung bell pepper po na may dilaw, may green, at saka may pula. Then, maglalagay po tayo ng kaunting tubig. Ayan. Stir-stir lang po. Ayan. Ang last po, maglalagay ako ng kaunting ketchup. Optional din po. Pwede rin po yung tomato paste. Ayan. Bango. Sarap. Magsaing na kayo guys at luto na ang aking atay. Takipan po muna natin saglit. Yan. At pwede na rin po natin papatayin mamaya at mga 5 minutes lang po para maluto yung bell pepper. Bango na siya guys. At ito na. Ayan. Luto na ba yung sinaing ninyo? Huwag po natin masyadong ipakaluto yung atay kasi hindi po siya masarap pag masyadong lutong-luto. At matigas po siya. Okay na po ito at ating ihanda ang ating hapunan. Patayin na natin yung apoy.